sa pahag ng Panginoon. Kung bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi namin, pinagsasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kudero ng Diyos, Anak ng Ama. Maawa ka.
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ang paglilingkod ng kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog iyon ng din ng mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay paminsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan. At ito'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpatotoo rin sa atin tungkol dito. Una'y sinabi niya, "Ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon," sabi ng Panginoon. "Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip." At kanya ring sinabi pagkatapos, "Hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon, "Sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, ang lahat at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway mula sa mga bundok. Lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kaniyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ko iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Heso Kristo, walang hanggang at dakilang pari. Ang salitang pari ay mula sa salitang Latin, sacerdos, a sacred gift o alay na banal. Ibig sabihin, ang mga pari ay nag-aalay ng mga bagay na banal o naghahandog. Kaya sa ating banal na kasulatan, malimit banggitin ang mga saserdote, mga pari. Ang gawain ng pari ay maghandog o mag-alay sa templo. Mag-alay o maghandog sa Panginoon para sa bayan ng Diyos. Ang pari ang tagapamagitan ng tipanan ng Diyos at ng bayang Israel. Sila ang tagapagkasundo, nag-aalay ng sakripisyo upang ipagkasundo ang mga nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan o dahil sa paglabag sa tipan. Si Jesus sa apat na ebanghelyo, wala tayong maririnig o mababasang sinabi ni Jesus na ako ay pari. Ngunit sa surat lamang sa mga Hebreo, nabanggit ang pagkapari ni Jesus. Ngunit hindi pa ito yung literal na kahulugan ng pari, kundi sa isang matalinhagang kahulugan. Sa ating unang pagbasa ngayong araw, mga kapatid, binanggit sa sulat sa mga Hebreo na ang bawat saserdote o ang bawat pari ay nakatayo ng lilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Anong purpose ng pag-aalay o paghain? Ano ba yung usual na iniaalay? Hayop, dugo ng hayop, siguro'y tupa, o anumang hayop na maaring ialay sa templo. Yun yung gawain ng pari, no, sa lumang tipan. Mag-alay sa Diyos para sa mga taong nawalay dahil sa kasalanan. Kaya, pero, yung ating walang hanggang pari na si Jesus, minsan lamang nag-alay. Siya ang paring nag-alay, ngunit hindi dugo ng kordero, hindi dugo ng tupa ang inialay, kundi ang kaniyang sarili mismo. Ganoon ang pagkapari ng ating Panginoong Jesus. Hindi na kailangan ng anumang hayop para ialay, kundi ang kaniyang sarili na lamang. Kaya sa ating ebanghelyo, narinig natin na ang huling hapunan, mulit-muli, kung tayo nang diriwang ng sakramento ng Eukaristiya o pagdiriwang ng banal na misa, lagi natin nasaksihan ang pag-aalay ni Jesus ng kaniyang sarili para sa atin. Ang pag-aalay ng kaniyang katawan at dugo para sa ating katubusan. Kaya mga kapatid,
yung pagkapari ng ating Panginoong Hesus, siya mismo ang nag-alay ng buhay, ng dugo ng kanyang katawan, hindi nakatulad sa lumang tipan. Kaya alam po ninyo, yung pag-aalay na iyon, minsanan lamang, isang beses lamang. Pero ito ay nakapagpatawad ng mga kasalanan. Kaya siguro, maganda natin tanungin ang ating mga sarili, paano tayo nakikibahagi sa pagkapari ni Jesus? Paano tayo nakikibahagi sa pagkapari ni Jesus? Meron tayong tinatawag na common priesthood of the faithful. Ang pagkapari ay hindi lamang tungkol sa mga katulad naming ordinahan, kundi tayong lahat ay nakatanggap ng pagkapari sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Pagnilayan natin kung paano tayo nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Kung siya ay nag-aalay para sa ating katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo ba ay handang tanggapin iyon? Tanggap ba natin yung kanyang ginawang pagtubos sa atin? Naalala ko po yung Ebanghelyo kahapon mula kay San Marcos. Damanggit ko na po ito kahapon. Siguro yung magandang banggitin ko na rin ngayon. Merong nakita si Juan na nagpapalayas ng masamang espiritu. Pero sabi ng Panginoon, ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang ginawang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus, mulit-muli paalala sa atin, hindi lamang ito para sa atin, sa simbahang Katoliko. Ang ginawang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus ay para sa katubusan ng lahat, sa mga taong kalugod-lugod sa mata ng Diyos, sa mga taong hindi man karapat-dapat, pero dahil sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, natubos din sila. Kaya gaano tayo kabukas sa ginagawang pag-aalay ng Diyos ng kaniyang buhay? May kabukasan ba tayo ng puso at kalooban para tanggapin ito? Ito ay madali lamang sabihin na atin itong tinatanggap. Ngunit, ito ba ay nakikita? Nasasalamin ba ito sa ating mga ginagawa at sa ating pagkatao? Kung handa tayong tanggapin ang pagkapatawad ng ating Panginoon, kung handa tayong tanggapin ang ginawa niyang pagtubos sa atin, ipagdasal natin na ito ay makita sa ating sarili, sa ating pagkatao, sa ating mga ginagawa araw-araw. Dumalangin tayo sa Diyos na patuloy niyang buksan ang ating puso, ang ating kalooban sa ginawang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Walang hanggan at dakilang pari. Tumayo tayong lahat. Mga kapatid, halina at sama-sama tayong dumulog sa ating mahabaging Ama upang ilahad ang ating mga kahilingan. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Simbahang Katolika, maakay nawa ang mga mananampalataya sa kanilang pagsasabuhay na mga aral ni Kristo upang makamtan ang kapayapaan, kaligayahan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bansa sa sanlibutan, punuin nawa ng Diyos ang masaganang biyaya ng pamumuhay ng bawat naninirahan dito at maibahagi nila ito sa mga naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa iba't ibang taong nakakaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, padaluyin nawa ng Diyos ang kanilang hinihiling na mga biyaya sa kanilang araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga tahanan, mabigkis nawa ang ating buong pamilya sa matibay ng pananampalataya at panatilihin tayong ligtas sa mga sakuna at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, sa tulong na ating panalangin, naway makanta nila ang kapayapaang walang hanggan at makapiling nawa nila ang ating Panginoong Hesukristo sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang butihin, buksan mo ang aming mga puso upang buong kababaang loob naming tanggapin ang lahat ng iyong mga nanais para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tiyapay at alak na ito. Sumasambat ng mamahal sa'yo, handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Hesukristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung di po kayang lumuhodin, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad sa mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sarimling na bubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, na kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasalangit mo, sundin
dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaluluwa
samang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka Diyos sama mapagmahal sa iyo. Aming lahat ay magdiriwang. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailanang matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Di man karapat-dapat kaming manlalakbay, tanggapin mo ang aming payag na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Ina, dalhin kami kay Jesus ng aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, magdulot nawa sa amin ng iba yung buhay, ang banal na paghahain na aming ipinagdiwang at tinanggap, upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ikalima, sa darating na May 25 ay pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio. May Misa Triduo at Healing Liturgy sa ikalima ng hapon, simula ngayon hanggang May 24. Ang misa kong selebrada sa May 25 ay sa ganap na ikasyam ng umaga na susundan ng liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga gusto pong mag-avail ng rosas na iaalay natin kay Padre Pio pagkatapos po ng banal na misa, meron po tayong mga roses sa extension area. Ang pulang rosas po ay kung kayo may mga kahilingan, sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio na idudulog sa ating Panginoong Diyos, at puting rosas naman po kung kayo ay magpapasalamat sa mga biyayang nakamit nyo na sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po.